Matunog na ngayon ang balita na baka ito si Mikey Williams ay tuluyan ng i-trade nitong TNT Tropang Giga. At baka ang mangyari dito ay katulad nung nangyari sa San Miguel Beer kung saan tinrade ng TNT ang kanilang high scoring guard na si Terrence Romeo dati sa San Miguel Beer kapalit ng mga bench players. Napilitan niyan gawin kasi ng TNT noon dahil hindi na gusto ni Romeo dito sa TNT o ayon naman doon sa ibang report, yun daw mga teammates ni Romeo ay hindi na siya gusto. Kung ano man ang dahilan, na trade. At baka ganyan din ang mangyari dito dahil matunog pa rin yung mga balita na baka hindi rin masaya itong si Mikey Williams sa TNT Tropang Giga. Lalo na at ang coach dyan ay si Jojo Lastimosa na siyang nagsabi noon na mahirap na ako usap ito si Mikey Williams nung siya pa ang team manager ng katropa. Kung sakaling matrade dito si Mikey Williams dito sa TNT, malamang maraming kapalit niya sa Barangay Ginebra. At ang nakikita ko dyan, ang posibleng ibigay ng Ginebra ay ito si Sidney Onwubere, ito si Von Pesumal, si Raymond Aguilar, at baka isama na rin ito si Aljon Mariano. So magiging apat na players ang kapalit nito si Mikey Williams. At kung mangyayari yan, magkakaroon ng additional point guard ang Barangay Ginebra. Siyempre kasi kung mawawala ito si Von Pesumal, medyo malaki din yan dahil kailangan nila ng additional scorer at mapupunuan yan ito si Mikey Williams. At kaya nga nasabi ng marami, itong si LA Tenorio at Stanley Pringle, very strong yan, malakas pa naman pero matanda na rin. At kung meron kang Mikey Williams, lalong lalakas yung lineup ng Barangay Ginebra. So kung sakasakali, kahit mawala man ito si Onwubere at ito si Aljon Mariano, nandiyan naman si Jeremiah Gray at si Jamie Malonzo doon sa kanilang front court. At lalong lalakas nito Barangay Ginebra. Sa panig naman ng TNT, kahit sabihin pa natin na medyo lugi sila dito sa trade, kung ayaw na talaga ng player dyan, di mas mabuti pa i-trade yun na lang. At kung makakakuha ka naman ng mga serviceable players, ito si Onwubere, maganda naman ang nilalaro niyan nung nasa Northport pa siya. Okay, para po doon sa nagtatanong kung ito ba si Troy Rosario ay posibleng mapunta sa San Miguel Beer. Sa ngayon, malaki pa ang posibilidad dyan dahil ito nga si Rosario ay mag-expire ang kontrata dito sa Blackwater Bossing. Pero syempre, ang MVP group gusto nilang manatili sa serbisyo nila ito si Rosario. Pero alam naman natin si Al Francis Chua, gagawa yan ng paraan at mag-offer kahit papaano para makuha ito. At mukhang nababagay nga siya sa San Miguel Beer. Ang isang pwedeng gawin ng San Miguel dyan ay i-offer ito si Vic Manuel kapalit nitong si Rosario. Si Manuel ay isa ng veterano at makatutulong yan doon sa mga ibang players ng Blackwater at magkakaroon sila ng inside presence. Sa panig naman ng San Miguel Beer, hindi ko na kailangan pang ispilingin ka pa kung bakit kailangan nila ang isang katulad ni Troy Rosario. Si Troy Rosario ay tinatawag natin na isang floor spacer. Kumbaga, siya ay isang big man na merong tira sa labas at makatutulong niya kay Junmar Fajardo dahil hindi sila mag-aagawan ni Rosario ng pwesto sa loob. Kasi marami nga nakapansin na kapag si Manuel at si Fajardo nando sa loob, pareho nilang gustong pumoste. Kung si Rosario ang nando at hindi ito si Fajardo, pwede silang sabay. Si Fajardo doon sa loob at itong si Troy Rosario doon sa labas. Actually, ganyan ang setup ng San Miguel Beer noon nung si Arwin Santos pa ang power forward nila. At ito si Rosario, alam natin mahusay yan sa 3 points, kaya malaking bagay kung nandyan si Rosario. Isipin mo kung ang San Miguel nandyan si Fajardo sa loob, kasabay itong si Troy Rosario, si Marcio Lassiter, itong si Terrence Romeo at si CJ Perez. Ibig sabihin, napapaligiran siya ng mga 3-point shooters, kaya yung mga kalabang ko po na siyempre magdadalawang isip na i-double team siya. At yan ang dahilan kung bakit bagay siya sa SMB. Pero siyempre, ang MVP group alam din yan, kaya asahan natin na gagawa yan ang paraan para ito si Troy Rosario ay manatili doon sa kanilang kampo at hindi mapunta dito sa San Miguel na of course ay top rival ngayon ng TNT Tropang Giga. Ang tila yata wala ng katapusang paghahanap ng Magnolia Big Man ay patuloy pa rin hanggang sa ngayon. At ang isa sa tinitignan ngayon natin na pwede nalang makuha ay itong si Jeyo Ambohot. Kung kayo ay nanonood ng laro ng Converge Fiber Access, itong si Ambohot ay nagpakita ng potensyal nung si Jeffrey Cariaso pa ang humahawak. Pero ever since nung kay Aldin Ayo na hindi na ito masyadong nabigyan ng playing time at matunog ngayon ang pangalan na baka susunod na ma-trade. Itong si Ambohot, hindi natin siya masasabi na isang power player. Kumbaga ito ay big man na tumitira sa labas. At iyan ay makatutulong din naman sa Magnolia dahil itong si Ian Sanggalang, ang laro niya talaga ay sa poste sa loob. Actually, ito si James Laput, malamang sa loob din ang laro niyan kapag na-develop. At kung sakasakali, itong si Ambohot ay magiging magandang complement. Kasi kung meron kang isang big man na nakatitira ng 3-point shot,
Malaking bagay yan. For example, kung da-drive sa basket itong si Polly at pagpasa niya sa labas, mayroong big man na titira. Pwede rin na ito si Ian Sanggalang po poste, papasahan si Ambohot sa labas. At isa pang maganda dito kay Ambohot, kumpara sa ibang players katulad ni Jason Perkins o Abo Trotter o yung iba pang big man dito sa liga, mababa ang trade value nito. Kahit bench player ng Magnolia, pwede nang ipalit dito kay Ambohot dahil hindi naman ito ginagamit ni Coach Aldin Ayo. Kumbaga, hindi na malulugi ang Converge kung bench players ang ibibigay ng Magnolia dahil hindi rin naman nila ito ginagamit. At pag napunta si Ambohot dito sa Magnolia, malamang ito ay magkaroon ng playing time at ma-develop yung kanyang kumpiyansa. So, na kay Ambohot na yan kung gaganda laro niya sa Magnolia. Siyempre, kailangan din natin tignan kung ano ang balak ng Converge dito kay Ambohot. Pero sa tingin ng karamihan, mukhang magiging katulad dito ni Ben Adamos na isang big man na napunta na sa Phoenix. So abangan natin kung yan ay isa doon sa mga options na gagawin ngayon ng Magnolia Chicken Templados. Samantala naman, pagdating dito sa TNT Tropang Giga, of course alam natin na nakakaroon ngayon ng rigodon dito sa tatlong MVP teams at ang sabi nga nung iba baka hindi pa yan tapos. Ano kaya ang posibilidad na ito si Chris Newsom ay mapunta dito sa TNT Tropang Giga? Alam natin malakas ang backcourt ng TNT. Nandyan ito si Jason Castro, si Mikey Williams, at ito si RR Pogoy, pwedeng small forward, pwede rin niya na shooting guard. Sa tingin kasi ng karamihan, mukhang gagawin ito dahil parang itong lineup ng Meralco Bolts, itong si Newsom ang nangunguna dyan, kasama yung ibang players sila Almasan, si Aaron Black. Parang hanggang dyan na lang talaga yung kanilang samahan. Mukhang hindi talaga nila kaya na lampasan itong Barangay Hinebra at yung iba pang kopuna ng SMC. So ang isa nilang pwedeng gawin, ito si Mikey Williams o itong si Chris Newsom, ay dalhin dito sa TNT Tropang Giga at yung ibang guard naman ng TNT, for example dito si RR Pogoy, ay ilipat naman dito sa Meralco Bolts. Siyempre, hindi po pwedeng diretsahang trade yan pero nandyan naman ang Blackwater kaya hindi yan magiging issue. Ang sinasabi natin, mukhang kailangan na ng fresh start, panibagong umpisa para dito sa Meralco Bolts. Dahil parang yung kombinasyon na ginagamit ngayon ni Coach Norman Black, parang hindi na umuubra. At kung ito si Newsom ang mapunta dito sa TNT, baka maging mas maganda performance din ng katropa. At sa panig naman ng Meralco Bolts, kung makukuha nila ito si RR Pogoy, o di kaya naman kahit ito si Mikey Williams, baka mag-iba na ang fortune ni Coach Norman Black. Sa ngayon kasi, alam natin na ang TNT at ang Meralco at Enlace ay dismayado doon sa nangyari ng huling konferensya. Wala man lang sa kanila nakapasok sa semis, samantalang SMC ang nag-champion, tinalo pa itong Bay Area Dragons in front of 54,000 na tao. Kaya ngayon, asahan natin na gagawa ng malaking moves ang MVP group para sila ay makabawi at makalaban pa dito sa dominasyon ng SMC sa PBA. Shout out kay John Cantos, Andrew Anyosa, Donel Santiago, Adrian Caringal, Dexter Domer, JJ Official Channel, Judy Weng, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Ireneo Salangsang, Brian Andres, Edwin Carmona Jr., kay Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, sa St. John Bosco Parish ng Tondo, Admon de Guzman, Jose Juntilla, Roldan at Ara Andres, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Jason Mendoza, Dion Mercado, Nestor Villaflores Family, Joseph Pineda, Marlon San Pedro, Julius Benedict at Jason David, John Patrick Abrea, RG Bueno at Dalina Family, Enju, Mark Luis Mapalo, Jordan at John Ray D. Malanta at Sid Maria, sa Chris Altavano, Ostonal, Opleda, Osurnan, Ranoco, Amata, Oxfemia at Oli Family, Ronald Barbosidad, Hans Fermanejo at Hemotec Renal Center Cavite, Rico Olarte, John Margaliana, JJ Sibum, Myron Almosa at Valiete Family, Celino Valles at Jonel Alagon Family, Kagawad Katsakino Dukusin at Enrico at Presi ang siyo ko.